Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay May 20, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Tayo po muna ay magsimula sa isang panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa inyong kabutihan, kabaitan, katapatan sa bawat isa sa amin. Thank you for your protection. Truly that we are well secured and well protected in you. Dahil sa tuwing gigising kami, taglay-taglay namin ang lakas at kalusugan malayo sa sakit at karamdaman at maging saksakuna at kapahamakan. Salamat din sa iyong biyaya na kailanman ay hindi po nagkulang sa bawat isa sa amin. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na amin pong makakasama ngayon, na amin pong idinadalangin na patuloy po ninyong pagpalain ang aming mga buhay kasama ng kanya-kanya naming pamilya, dahil naniniwala kaming lubos that your word will not come back void. It will always accomplish where you will send it, O God. That's why we ask that send your word to each and every one of us upang makatagpo yung aming pong pangangailangan espiritual. Salamat din sa iyong mga salita na patuloy pong nagbibigay sa amin ng kalakasan, kasiglahan, at katatagan. At salamat din sa isang magandang araw na naman na inyong ipinagkalob sa amin. We are so much excited to receive all of your prepared blessings to us today, dahil naniniwala po kaming lubos na mayroon na naman po kayong panibagong lang biyaya at panibagong lang pagpapala sa umagang ito. That's why, Lord, we expect that we will receive all those blessings. And this our prayer, in Jesus' mighty name, Amen and Amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay ating pong mababasa sa Luke 9:43. Ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. At nangagtaka silang lahat sa karangalan ng Diyos. Datapwat, samantalang ang lahat ay nagsisipang gilalas sa lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ay sinabi niya sa kaniyang mga alagad. And in a amplified version, Luke 9:43, and all were astounded at the evidence of God's mighty power and His majesty and magnificence. But while they were all marveling at everything Jesus was doing, He said to His disciples. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulay-bulayan ngayon, mga kapatid. We all know na ang author naman po ng Book of Luke is no other than Apostle Luke, brethren. And si Apostle Luke ay siya po ay sumulat ng dalawang aklat lamang po. Una nga po itong Gospel according to Luke, and other one, mga kapatid, ay yung Book of Acts. Atin pong makikita na siya rin po ay kilala as physician or manggagamot or doktor, at naakumpani po niya si Paul sa mga missionary journey nila, mga kapatid. Kaya dito atin pong makikita na naitala po ni Apostle Luke ang kasaysayan patungkol po sa ministeryo ng ating Panginoon. At ito nga po ay talagang as the Lord Jesus Christ do His ministry, ang mga tao talaga ay sabihin natin nangagtaka, namamangha, natitigilan dahil sa gawa ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil alam naman po natin na pagka si Lord ay gumagawa ng himala, marami rin po ang naniniwala sa kaniya, at maraming pong naku-convert, mga kapatid, from Judaism into Christianity. At dito po atin makikita na malaki po ang role ng himala
sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa mga taong di mananampalataya upang sila ay sumampalataya sa ating Panginoon. And our today's message, Grace and Promises about God's Power, which entitled The Evidences of God's Mighty Power. It is very impossible na hindi po tayo makasaksi, hindi tayo makaranas, hindi tayo makakita ng mga katunayan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Of course, ito po ay may mga evidences, brethren in Christ. Ito po ay may mga katunayan. Ito po ay may mga palatandaan. Ito po, mga kapatid, ay nakikita ng hayagan with our naked eyes. Kaya mahalaga ho na maunawaan po natin ito, mga kapatid, that the power of God na nasa atin is not an ordinary power. In fact, tulad ng sinasabi po natin lagi, this is not just a power, this is a mighty power. Kaya dakila po ang kanyang kapangyarihan. And our to this grace and promises about God's power, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it, we will just listen it. If someone is teaching it or preaching it, we have to agree it personally, we have to believe it personally, we have to claim it personally, we have to declare it personally, so that there will be a manifestation sa buhay po natin. This point of time, brethren, we are going to tackle ng 4Ds, and ating pong i-acronym ang salitang MYRH. MYRH, and again, tulad ng sinabi ko, 4Ds, which there are, ito po ay mga evidences, mga kapatid, ng dakilang kapangyarihan ng ating Panginoon. First point, God's power is evident in mending dilemma. So makikita po natin, mga kapatid, na talagang evident, dahil sa lahat ng mga sigalot, sa lahat ng mga problema, mga kapatid, ay talagang minimend ng ating Panginoon. Inaayos ng ating Panginoon. He comes the raging seas, brethren. Makikita po natin. So lahat ng mga dilema na mayroon po sila noon, ang mga tao na sumusunod sa ating Panginoon, in fact, the Lord Jesus Christ likened them sa isa pong tupa na walang pastor. They are wandering and they're looking for food, they're looking for something. So people na sumusunod kay Jesus, most of them, not all of them, most of them ay mayroon pong mga suliranin, may mga problema sa buhay. Kaya nga po, mga kapatid, the Lord mend their problems. Inayos po ang kanilang mga problema, suliranin, sigalot sa buhay. And this is very evident na talagang matindi po ang kapangyarihan na mayroon po ang ating Panginoong Hesukristo. Second point, God's power is evident in yelling against demon. Alam naman po natin na talagang pagdating po sa deliverance, pagdating po sa casting the evil spirits, talagang makikita po natin, mga kapatid, na makapangyarihan ang ating Panginoong Hesukristo, and the power that was with Him is mighty power, dahil hindi ho nakakatagal ang demonyo sa Kanya. Marami po ang mga instances sa Bible na talagang when Jesus approached doon po sa demon possessed, talagang naglalabasan na, nagwawala na po yung mga evil spirits. Kaya tulad po doon sa Gadareno na 2,000 evil spirits ang lumabas po doon sa tao at napunta sa mga baboy, mga kapatid. So these are very evident
or sabihin natin, these are evidence ng mighty power that was with Jesus. And you know, brethren in Christ, bilang mga anak ng Diyos, Kristiyano, born again at mananampalataya, that same power is in us. Kaya dapat tayo ay hindi ho tayo nagpapadaig sa kaaway. Tayo ang dapat dumadaig sa kaaway. And third point, God's power is evident in restoring damage. Alam nyo po, pag sinasabing restoring damage, brethren in Christ, ay ito po yung mga paralytic, siyempre mga damage yung kanilang tinatawag natin sistema sa katawan. Paralytic, hindi nakakatayo, hindi nakalalakad. These are body damage, brethren in Christ. At nire-restore ng ating Panginoon, hukot ang kamay, pilay. These are mga damages, either sa bone, brethren in Christ, and the Lord restored them. Yung hukot ang kamay, pinagaling ng ating Panginoon. Yung paralitiko, pinalakad ng ating Panginoon. Ang pilay, pinalakad ng ating Panginoon. So God is so much able i-restore yung mga damage, yung mga hindi nagfa-function. Mga kapatid, God is able to let it functions again. Kaya tayo, mga kapatid, tandaan po natin na the power that was with Jesus is the same power that we have. So, meaning, mga kapatid, we will be restored again from damages. Sabi ko nga, ang katawan natin ay binubuo yan ng maraming sistema. Mayroon tinatawag na respiratory system, mayroon tinatawag na digestive system, mayroon tayong tinatawag na skeletal system. So lahat po yan binubuo ng sistema. At remember na isa man ang sistema sa ating katawan, ang magkaroon po ng problema, it will affect the entire body. Pero anuman po, mga kapatid, ang mayroong pong damage sa sistema ng ating katawan, believe on this, that the power of God, the mighty power of God, is able to restore it for us. And of course, fourth point, God's power is evident in raising dead. Ay, nakita naman po natin throughout the throughout Jesus' ministry that He raised the dead. Brethren, kanyang ibinabangon ang mga patay. Binubuhay niya ang mga patay. Ito ba ay evidence ng mighty power of God? Of course, brethren, because the purpose of God, why He's doing signs, wonders, and miracles so that the unbelieving people will believe Him. Kaya dapat natin ito makita na God has a purpose for everything. He did miracles for the people that don't believe God will believe Jesus. Kaya dito, mga kapatid, raising dead ay ito po, mga kapatid, ay evident ng madakilang kapangyarihan ng Diyos. At pwede rin po natin sabihin yung mga patay na relasyon, mga patay na negosyo, mga patay na ano paman na mayroon tayo sa buhay, God is able to raise it up again. Kaya have faith in the Lord. And of course, last point, fifth point, God's power is evident in healing disease. Kaya makikita po natin, mga kapatid, na lahat ng uri ng sakit at karamdaman, mga kapatid, ang wika po ng Bible ay pinagaling ng ating Panginoon. The Lord don't care if is it sabihin natin stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. The Lord doesn't care on that. What matter to Him ay yung taong may sakit. Kaya pinagaling ng Panginoon ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman, incurable man, curable man,
ay pinagaling lahat ng ating Panginoon, because in God, nothing is impossible. In God, all things are possible to those who believe. Kaya ang problema lamang po, maraming mga tao ang hindi naniniwala pa. Kaya even though in God, nothing is impossible, kaya hindi nangyayari because they do not believe. Ulitin ko, sabi nga po dyan ng Biblia, all things are possible to those who believe. So lahat ng bagay ay magiging posible gawin ng ating Diyos kapag tayo ay sumasampalataya. Kaya sinasabi ng Bible, be it unto you according to our faith. It's always by our faith sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya healing diseases, brethren in Christ, these are evidences of God's mighty power that was with Jesus. As what I always say, brethren, this power is in us. Kaya to sum up of our today's message, grace and promises about God's power, which entitled the evidences of God's mighty power. And our today's grace and promises about God's power, in which we need to agree, believe, claim, and declare, we tackled four D's, and inacronym po natin ang MYR, MYRRH. And first point, God's power is evident in mending dilemma. And second point, God's power is evident in yelling against demon. And third point, God's power is evident in restoring damage. And fourth point, God's power is evident in raising dead. And fifth point, God's power is evident in healing disease. And these are, brethren, the acronym of MYR: mending, yelling against, restoring, raising, and healing. And these are the four D's: dilemma, demon, damage, dead, and disease. So, brethren in Christ, these are all possible with the mighty power of God. Kaya kung tayo ay pinananahanan ng dakilang kapangyarihan ng Diyos, ito po ay evident din po sa ating mga buhay. Ibig sabihin, nagmamanifest, nakikita, nagiging visible sa buhay po natin through signs, wonders, and miracles. Kaya God is still doing signs, wonders, and miracles sa ating mga buhay hanggang ngayon. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Lord, we thank you so much for your mighty power that you have bestowed on us and you have given to us. Truly, Lord, that it is impossible na walang maging ebidensya at katunayan, katibayan sa aming mga buhay ang gawa ng dakilang kapangyarihan mo sa amin. Ito po ay magdudulot ng mga ebidensya, Panginoon, ng tulad ng aming tinalakay, that this mighty power can mend dilemma, can yell against demon, can restore damage, can raise dead, and can heal disease. Thank you, Jesus, because we are now possessing this power, God, and that's why we are able also to do signs, wonders, and miracles. Lord, thank you. Hayaan po ninyo na lahat ng inyong mga anak mag-desire na magkaroon po kaloob ng pagpapagaling, Panginoon. Magkaroon ng kaloob ng paggawa ng mga himala, Jesus. Thank you, Lord, because these are the works of your mighty power. Salamat din sa patuloy ninyong pagpapala sa amin spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially in all aspects of our lives.
thank you, Lord, sa aming mga kapatid na may mga negosyo. Patuloy po ninyo silang pagpalain. Patuloy po, salamat din sa aming mga kapatid na may mga trabaho. Patuloy nyo po silang pagpalain. Salamat din sa aming mga kapatid na mga nag-aaral. Patuloy nyo po silang pagpalain. Salamat din sa aming mga kapatid na nasa kanya-kanya lamang tahanan. Ano man po ang kinakaabalahan, patuloy nyo po pagpalain. At wala isa man sa mga anak mo, Lord, ang hindi mo patuloy na pagpapalain. Salamat din sa isang magandang araw na minsan pa inyong ipinagkatiwala sa amin. Hayaan po ninyo, Diyos, na patuloy po kayong makita, maparangalan, mahayag sa aming mga buhay. At dahil sa araw na ito ay inyong ginawa para sa amin, minsan pa namin tatanggapin ang iyong laang panibagong biyaya at iyong laang panibagong pagpapala. At itong biyaya at pagpapala na inyong inilan sa amin ay masagana, Panginoon. That's why throughout the day, sa buong araw, kami na naman po ay magiging successful, prosperous, victorious, triumphant, overcomers. And kami po ay magiging favored at magiging blessed because you wanted us to be a blessing to everyone. First, to our family, second, to our church, third, to our community, fourth, to everyone na naamin po na-encounter sa buhay. Patuloy po namin itinataas ang aming bansang Pilipinas. Truly that Philippines is a blessed nation. And thank you, God, because Philippines will become a COVID-19 free country because through your finished work sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, sufisyente ito para pawalan ng kapangyarihan, pawalan ng karapatan, pawalan ng kamandag, pawalan ng bisa ang coronavirus. Kaya Lord, we declare in the name of Jesus that the coronavirus will never infect anymore. And Lord, we are praying for the family na may mga na-infect, Lord, na mga loved ones, and they are now in medications. I declare, Lord, that let your hands be upon them, and we declare that by your stripe they will recover. At thank you din, God, sa lahat ng iyong mga anak, lahat ng mga born again Kristiyano mananampalataya, truly that we are well protected, well secured in your name, dahil Panginoon, kami po ay covered of your precious blood. We are surrounded with your protecting angels. And most of all, we are bearing and we are called by your name. Because we are Christians, Lord, we are bearing your powerful name. Na sa pangalang iyan ay luluhod ang lahat ng tuhod at lahat ng labi ay magsasabing, ikaw ang Panginoon at ito lamang ang tanging pangalan na ibinigay na sa silong ng langit na sukat ikaliligtas ng lahat ng tao na sumasampalataya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.